At para din po sa kaluluwa nila Antonio Calaguas Alfredo Rolando. Tumayo na po ang lahat. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Inilarawan ng pagbibinyag ni Jesus ang pag-isampot niya sa buhay ng tao. Bagaman wala siyang kasalanan, pinili niyang humanay sa mga tao para ibigay sa atin ang pagliligtas ng Diyos. Inilarawan din sa pagbibinyag ni Jesus sa kanyang pagtalima sa kalooban ng Ama. Sa pagdiriwa natin sa kapistahan ito, magbalik na daw tayo na tinanggap nating binyag at tandaan ang karangalan natin bilang mga anak ng Diyos na patuloy na tinatawag na tumalikod sa kasalanan at mabuhay ayon sa turo ni Jesus. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan kung tayo maging marapat sa banal na paglilingkod. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, matupa akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa. At sa aking pagkulang, kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel ng mga banal. At sa inyo, mga kapatid, na ako'y panilangin sa Panginoong ating Diyos. Tawarin tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan,
at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaligtasan. Magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sinabi ng Panginoon, ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking binili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin. Ilaw na aandap-andap, di niya papatayin. At ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawala ng pag-asa, ni masisiraan ang loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabig na maghihintay sa kanyang mga turo. Akong Panginoon, tumawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga ulan at magpapalaya sa mga bilanggo ng kaliliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos! Oh.
Nagsalita si Pedro. Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangin ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid kahit sa ang bansa. Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa mga Israelita. Sa kanila niya ipinahayag ang mabuting balita tungkol sa pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Jesucristo. Ngunit siya ay Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea ng mga rasiduan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazareth. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinira. Sapagkat sumasakanya ang Diyos, saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng diablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po. Tayo ay pumapasok na sa pagkaraniwang panahon
pagbalik ko ng karaniwang panahon. At sa pagbibinyag ni Jesus, ang nais nating pagnilay-nilay ay bahagi po ng kasagutan ng dalawa sa mga katanungan na kalimitang ibinabato sa pagdiriwang na ito ng pagbibinyag kay Jesus. So, dalawang katanungan na naman po ay maging gabay natin sa ating paminilay. Una ay kung si Jesus ay walang kasalanan, bakit siya bininyagan? Hindi lamang po ito katanungan ng mga itinuturing natin ibang kapatid natin na Kristiyano pero hindi naniniwala bagaman tinatawag nila kanilang sarili na Kristiyano pero hindi sila naniniwala na si Jesus ang anak ng Diyos at ang sabi na si Jesus ay katulad din natin makasalanan. Bakit siya ay nagpabinyag? So, balikan mo natin yung masimula ng aming pagdiriwang ng Misa na kung saan ay binigyan tayo ng pagninilay. Sa pasimula ko lang po kanina ng Misa, sinabi ko na bagamat wala siyang kasalanan, pinili niyang umalay sa mga tao para ibigay sa amin ang pagliligtas ng Diyos. So, si Jesus po ay umalay sa pagkataon sapagkat inangkin niya ang ating mga kasalanan. Ipinapamaning niya na kumulusin sa pamagitan na pagbibinyag sa kanya ay pinapaayaw niya po na inaamo niya yung ating kasalanan na siyang kanyang bibigyan ng pagbibigtas sa pamagitan ng kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya kung sinabi rito ay inilalawang din sa pagbibinyag kay Jesus ng kanyang pagtalima sa kalooban ng Ama. Ano yung kalooban ng Ama? Na iligtas ang tao na sa kanyang kababangulog. Kaya po, ito ay higit na pinapaalala sa atin na makita mo namin sa banal na kasulatan na sa pamagitan ni Jesus ay nabuksan ang langit. At ito ay ipinamamanik mo inyong pumaalala doon po sa panahon na pagkamatay ni Jesus sa krus na muli natin pag-inilayan sa darating na Kwaresma. Marami na po yung mahal na araw. Medyo maaga ngayon. Paraso. Naro, napagkatapos na pagkatapos na malagutan ang hininga sa Jesus sa krus. Ano ipinamalik po ito? Na abi ang tela na nakatabing sa templo ng Jerusalem. Kasi po sa templo ng Jerusalem, sabi nga po natin, ito yung kinatatayuan ko, ito yung tinatawag na Holy of Holies. Walang pwede makapunta rito, kundi mga pari. At sa gitna ko natin, sa gitna, sa pagitan po ninyo at ako, mayroon po nakaharang kinatena. So, wala pwede pumasok dito, kundi yung pari. Ito po sa templo ng Jerusalem. So, nung naman kayo sa Jesus, ano nakita po natin? Nawasak ang tela na nagsisigurin sa tinatawag po nating Chamber of Holy of Holies at saka ng tao. Bakit? Dahil sa pamagitan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay iniligtas ng Diyos. Nakamit natin ang buhay na walang hanggan.
hinayaan niyang maging bahagi ng kanyang sambayanan. Kaya po, doon hindi natin makita ang Diyos. So kung ganun po ay ano ang ipinapahayag po ng pagbibinyag ni Jesus? Jesus' baptism is an acknowledgement of who He is. At maliwanag po, ipinakita po rito, sino ba siya? Ito ang pinakamamahal kong anak. The Son of God. Our baptism, sa atin naman, is transforming us to God would like us to be. Na ano? Maging katulad ni Jesus. Sons and daughters of God. Jesus' baptism is not for Him, but for us, so that we might be like Him, sons and daughters of God. Maging katulad ni Jesus. Kaya may karapatan tayo na tawagin siya ating kapatid. Naging bahagi tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Nabahirap tayo ng kabanalan ni Jesus. Every Easter Sunday, kung inyo po malalaman, we renew our baptismal vows. Kaya kung inyo po malalaman kapag Easter Sunday, tatanungin tayo ng pari na sa darating na Easter na masabing tatanong sa niyo. Tulad ng ating ipinangako ng binyag, ikinatakulo ba si Satanas? Sumasambarataya ka ba sa Diyos sa mga pangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa? So yun yung pinapala sa atin every Easter Sunday. Pero hindi na po tuwing every Easter Sunday. Every Sunday, we proclaim not only what we believe, but also our identity, what we are. Kaya po, sa pagdarasal namin ang sumasampalataya, huwag nating kalimutan na bahagi ng ating panalangin na ito ay muli nating pinagtitibay na tayo ay mga anak ng Diyos. Sons and daughters of Yahweh. So yun po yung unang katanungan. Na dahil kay Jesus, na siya anak ng Diyos, tayo ay naging kabahagi ng panituturing ng mga ampon na anak ng Diyos. So para kaya siya bininyagal, ay para po maipahayag na sa pamagitan niya, iniligtas niya ang sangkatauhan. Inangkin niya ang ating kasalanan. Pero wala siyang kasalanan. Pangalawang katanungan, bakit tayo nagbibinyag ng bata? Well, sa atin po bilang mga Katoliko Kristiyano, normal ho na nagbibinyag tayo ng bata. Sa mga kapatid natin na hindi Katoliko Kristiyano, sila'y nagbibinyag ng matanda. Hindi sila nagbibinyag ng bata. So tayo lang po yung nagbibinyag ng bata. Pero hindi naman ba, hindi na tayo nagbibinyag ng matanda. Kaya po kumisan, bagaman po sinasabi sa General Instruction of the Roman Missal na separate yung pagbibinyag ng bata at ng matanda because they have different rights. Somewhat different rights. Pinagsasama ko kasi baka akala mong iba, wala tayong mag-baptism. Pwede rin nung tayo magbinyag ng matanda. Kailang kalimitan na kilita natin ay bata ang binibinyagan natin. Meron din tayo yung mga converts na galing sa ibang sekta. Pero bakit tayo nagbibinyag ng bata? Kasi sabi ni ba, hindi kayo dapat nagbibinyag ng bata. Wala pang alam yan. So, maliwanag po, kahit nang si Mr. Mitchell, anong sabi niya, kung yung maalala, noong tinadala
ng mga nanay na mga magulang yung mga bata kay Jesus. Ay binagmawalan siya ng kanyang mga alagad. Gusto lumapit ng mga bata kay Jesus, dala-dala ng kanilang mga nanay, pinagsabihan ng mga apostoles. Pero anong sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad? Let the children come to me and do not stop them, for to such as these the kingdom of God belongs. Ito rin po yung ginagamit na ebanghelyo sa atin pong pagbibinyag. Hayaan ninyong lumapit sa mga bata. Huwag ninyo silang pigilan. Sa mga katulad nila, nag-ahari ang Diyos. So siguro mo sa Pinoy Bay, ay hindi naman po yan makasasagot. Paano nilang magpapahayag yung kanilang pananampalataya? So, kung sa atin ay andyan yung magulang. Yung magulang, yung higit na nakakaalam para sa kanilang mga anak, sila yung sasagot. For the meantime, habang ang mga ito ay bata pa. Pero ano yung punto ng simbahan? Paano sila? Why deny them the sacrament of baptism? Kasi nasa kanila na yung pag-ahari ng Diyos eh. Bakit mo ipagkakain sa kanila? Sabi nga eh, kailangan yung affirmation of the faith. Kasama na yung magulang. Yung magulang mo lang sasagot. Kasi oh, bakit? Kasi katulad po ng pagliligtas, kasi ang sakramento ng binigay ang pagliligtas, katulad po nung bawal ang pagkain ng bata. Kapag po ang bata ay yan sa atin at kinakailangan niya na yan ay kumain, uminom ng gatas para mabuhay. So, pwede na hindi mo mag-pwede sa sabihin mo ay anak, no? Ano bang uri ng gatas ang gusto mo? Gatas ng ina? Berga? Hindi na, no? Kaya lang magulang ang pag-decide para sa ikabubuti ng anak mo. Ang mahalaga ito, mabigyan mo siya ng pagkain na magbibigay sa kanya ng kaligtasan. Pero hindi po, yung binyag, bahagi ng pagdiwas ng utusin para makamit ng tao na ito, lalong-lalo na yung bata na binibinyagan ng utusin po, ano, ay nasa kanila na yung pag-ahari ng Diyos. At the same way, huwag natin kalimutan na very powerful po yung pagbibinyag at yung karangalan na akibat nito. Bakit ito? On baptismal day, we too were given an assurance of God's favor and love. Binigyan tayo ng kasiguraduhan ng pagmamahal. At sabi nga po namin, no? Yung ipinahayag po dito sa ebanghelyo na ating ipinahayag, you are my beloved son. With you, I am well pleased. Ikaw ang pinakamamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Kinalulugdan. So tayo rin po ay kinalulugdan ng Diyos. Yan ako sabi ko sa atin, yung pagbibinyal ng bata ay very powerful na image. Bakit? God love us even though we are nothing compared to Him. Minahal tayo kahit nakatulad ng bata. Wala pa tayong magagawa. Wala pa tayong pakinabang. Pero bakit? Ganun tayo mamahal ng Diyos. Today's feast reminds us of our identity and our relationship with God. Yung first question, bakit si Jesus ay bininyagan kahit na wala siyang kasalanan? Reminds us of our identity based on the identity of Jesus, Son of God. And relationship with God. Ano yung pangalawang question ay yung relationship. Ano yung relationship?
yung pagmamahal ng Diyos. Meron po siya tayong pinalulugtan. Siguro po sabihin sa iso natin ngayon ay the merciful God. The God of mercy. Yan ang relationship ng usap ay lumamanog sa atin. Our identity, we are sons and daughters of our God, Yahweh. We are brothers and sisters of our Lord Jesus Christ. Our relationship, there is someone who loves us. There is a God who loves us. Filipino devotion to Jesus, the Black Nazarene, graphically illustrates this. No? So kahapon po, may kamistahan ng itim na Nazareno ng Quiapo. Bahagi po na naging palaging balita sa diaryo, sa TV, at saka sa newspaper na may nagkaroon palagi ng aksidente. Pero maiwala ko natin siguro hindi maiintindihan iba ka ng iba ng tutulakan. Hindi. Inyong kapagod nandun sa devotion, sa itim na sa hindi ng tutulakan, pero bakit naroon? Gustong humawak. Gustong humawak. Doon sa itim na nasa rin, nais natin humawak sa Diyos. Bakit? Kasi ito po yung dami ng mga tao na kung sa hinakita nila na nasa gitna ng kanilang buhay sa daigdig na ito, naramdaman nila na ito, ito yung pagmamahal ng Diyos. Nasa gitna ng ating kahinaan at kapulangan, ito yung Diyos na hindi nagpapabayaw. Ito yung Diyos na hinakapitan ng tao. Kaya yung devotion sa banal na Nazareno ay ganun na lamang katindi. Kasi yun ang bahagi na kung saan ay nakikita natin yung pagkilos. Hindi ko naman sinasabi na kinakailangan natin lahat ng taron. Pero ito, ito yung pananampalataya ng makita ko natin. Ganito yung pagkahawak natin. Kasi bakit naramdaman? Naramdaman ng mga tao na kung saan ay hindi tayo binitiwan ng Diyos. Na nakabasin din po sa pagkaya natin ngayon, sa araw na ito, ngayon, sapagat tayo ay mga anak ng Diyos. Sons and daughters of God. At lumos tayong pinalulugdan sa gitna ng ating pagkamakasalanan, sa gitna ng ating pagkukulang. Kaya nagunawa yung maging gabay natin. At yung sa pagkilos natin sa loob ng taon na ito, 2016, ay ito nawa yung sumala sa ating mga bigtiin at ating mga pagkilos. Napaging masaya natin, o bakit natin, bakit tayo nagpapakabuti? Kasi ako'y anak ng Diyos. Bakit tayo ay huwag mandaraya ngayong darating na eleksyon? Kasi ako'y anak ng Diyos. Huwag natin kalimutan na nawa yung ating mga pagkilos ay nakabase o buho may ang sino nga mga tayo at lahat sa tingin na higit sa lahat sino nga mga tao sa paningin ng Diyos at sa paningin ng ating pagkilos. Kaya kung ang mga gawain natin sa higit ng pagkakataon na ito, ay siguro kayo matutulungan tayo. Nalabanan ang anumang uri ng kasamaan na magdudulot sa atin ng kapahamakan. Bakit? Ang ating reference ay anak ako ng Diyos na magiging bahagi ng ating pamantaya. At pangalawa, maging bahagi natin ang ating pakipag-ugnayan din sa bawat isa. Ano? Ah, ito yung anak na lubos na kinalulugdan ng Diyos. Our pagkilos ay nakabase saan? Sa pag-ibig, sa awa ng Diyos. Hindi gawa lang ang paano mo ginagawa yan, kasi gusto kong magiganti. Pero nun, may mga taong gumagawa ng mabuti. Para ano? Gumanti.
May mga pagkakataon na kung saan nakita ang Renew natin. So iba yung kanilang, pero tayo hindi. No? Ano ang makita ko natin? Sabagkat tayo ay mga nagmamahal. Yan po yung utos ng batas at ng mga propeta. Nandiyan po yung buong kahalagahan na ipinapakilala sa atin sa kapistahan na ito ng pagbibinyag ni Jesus. Kaya, magiging maliwanag po yung ating pagtugon sa panahon na itinapamanig sa atin ang pumikapan. Na sa dalawang bagay na ito, ay nawa po ay makatulong sa atin na sa laing ang ating mga pagkilos at ang ating mga kadahilanan sa ating mga pagkilos. At ito po yung dalawa na kung saan ay siyang magpapatibay sa ating pagtugon. Nakatulad na Jesus ito, naging masunurin anak ng ating amang nasa langit. Sumasampalataya ako sa Diyos, Ama ng makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, sa anak ng Diyos, Panginoon namin lahat. Nagdadawang tao siya lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Kilingi. Ipinungkara sa akin ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay ng Diyos. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-ibig, umakyat sa langit, nalulugtog sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at humukong sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ginawang manang ni Jesus ang tubig sa ilog Jordan nang siya'y magpabinyag kay Juan Bautista. Sa pamamagitan ng tubig sa binyag, hinilom ni Jesus ang pagiging makasalanan ng tao. Ang ginawa niyang tayo mga bagong nilikha sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, upang patuloy silang magawad ng sakramento ng binyag ng may taimtim at tapat na pag-ibig sa Diyos at malasakit sa kapwa at tao, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga magulang at mga tumatayo bilang mga magulang sa mga kabataan, pahalagahan nawa nila ang tungkulin nilang gabayan ang mga kabataan sa tama at tuwid na landas ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo